nandito na ako sa airport and mag-check-in muna ako. So, tapos na ako sa immigration. Alam niyo ba, pait naman yung mga IO officer. Depende lang din talaga siguro sa mapupuntahan niyo. But anyways, ikot-ikot muna ako and then maghanap na lang ako ng coffee dito kasi ipa ako nagkape since morning. Sobrang bilis lang, kwento ko na sa inyo later. Basta sobrang smooth lang nung usapan namin ganun sa immigration. Anyways, I'll get back to you later. Thank you. Kit na binibigay dito. Kailangan mo kumuha ng kit. Nahanap ko yung luggage ko. Nakakatawa. Ito siya. One. Hindi
iba po ano niya. Pahingi lang po buti na lang Pilipino. Pag-read ko po ng QR code. Ah, yung QR code niya? Yes. Ito. Tapos ano yan? May data na yan. Ito talaga yung clock na booth. Ah, okay. Buti na lang may Pinoy dito, guys. And then, saan ako, ma'am, dadaan papuntang Taipei Main Station? Pag-MRT po, girl. Oo. Saan yung labas ko nun? Po, yung labas left side. Tapos mag-elevator po kayo hanggang B2. B2? Yes, alam ko yun, ma'am. And then, may bilian na din doon ng EC card. Okay, so it's 5 days on limited data and it's disposal. So you just throw it away after 5 days. Okay. Are you a TikToker or the YouTube vlogger? YouTube vlogger. Influencer. Thank you. Ayan, mayroon silang mga cloak station dito. May mga bilihan na din ng SIM card. Hindi ko lang sure magkano kung dito kayo directly bibili. So, ako kasi nag-book ako via cloak kanina pagkalagpas ko sa immigration. And yun nga, buti na lang Pilipino yung nandun sa cloak counter. Nag-English pa ako, nakakaloka. And then, nag-withdraw na ako dun. Madami yung ATM dito. Nag-withdraw na din ako ng Taiwan dollar. 10,500 yung winidraw ko. So, hindi ko alam kung magkano yun. Basta mga more or less 20,000 pesos. And then, papunta tayo ng, I think, Taipei Main Station. Tanong ako dun kanina sa Pinoy kung paano yung way papuntang Taipei Main Station. And then, from there, pumunta tayo ng Ximending kasi dun yung hotel ko. So, sabi, 15 degrees daw yung lamig. Di pa naman ako nakakalabas ng airport, so hindi ko alam. Okay. Dito na ako sa Taipei Main Station and then magta-transfer tayo papuntang Ximen Station. Tapos 2 minutes na lang yung lalakarin ko papunta dun sa hotel ko. Gutom na ako. So, andito na ako sa MRT. Naka-connect siya from airport to Taipei Main Station and then from there kailangan ko So nakabili na ako ng EC card and then tabi ko muna siya. Diretso ko ng Taipei Main Station tapos from there blue line daw papuntang Ximen Station. Sabihin nung blue line to Ximen Station naman tayo. Guys, take
grabe. OMG. Atid ko lang yung gamit ko sa hotel, tapos papahinga lang. And then, mag-night market na din tayo. Hinahanap ko lang yung hotel ko, sobrang lamig. As in, grabe, para siyang 3 times nung lamig namin sa department, ganun. As in, hindi ako prepared. Grabe. Okay, quick room tour tayo. Maliit lang pala tong room na to in person. So, ayan yung door. Kasi may lock naman siya, sa kapag bumukas siya, tumutunog yung pinto. And then, dito yung card para sa lights. Ayan. Sabi ko nga, hindi ito yung style ng room na binook ko, pero okay na din. Ayan yung bed. And ito yung parang sink nila. Ayan. Bowl. And then, dito naman yung shower room. Yan, gano'n lang siya kaliit. May curtain lang dito if you want privacy. Yan, pwede mo siyang isara. Tapos TV. Bet ko yung warm light para hindi din ako matakot pag matutulog na ako. Yan siya. So, yaan pa ko muna yung things ko. And then, magpapalit lang ako ng shoes. Nagdala ako ng Chuck Taylor. And ito yung binili ko kanina sa Mr. Donut. Hindi ako fan ng Mr. Donut. Pero pagdating ko dito, since pinipilahan talaga sa ayan, must try. Bumili lang ako ng strawberry saka chocolate. Anyway, so, abangan niyo yung next vlog ko. Maglilinis lang ako and then magna-night market tayo. Papakita ko sa inyo yung view mamaya sa labas. Sobrang ganda. As in, sa tabi lang to, mga 5 minutes walk lang siya. Super duper lapit.